kape. Ayan, sana may kape din kayo dahil sa init ng pinag-uusapan dito, eh dapat gising na gising ang diwa. Ang latest ads nila Manny Pacquiao at Spence, ano ibig sabihin? At ang unang paghaharap nila sa US, ito si Pacquiao at Spence sa welterweight showdown para maging isang official event. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos. Ayun, at doon sa press conference nga na naganap, na makikita nyo sa picture, natanong si Pacquiao nung babaeng host na bakit na pagdesisyonan ni Pacquiao na si Spence ang labanan, nasa prime nga, tapos walang talo, at malakas. Ito naman ang sagot ni Manny. Sabi ni Manny, marami siyang opportunity na pumili ng madadaling laban, pero pinili niya si Spence kahit na 42 na siya para mabigyan ng magandang laban ang mga fans niya. Gusto niya yung totoong laban dahil fighter daw siya at boxing ang kanyang passion. Yan ang sagot ni Manny. At natanong din si Spence kung ina-knockout niya ba si Pacquiao. Ayon naman kay Spence, hindi niya pipiliting in-knockout si Pacquiao kahit na kaya niya itong gawin. Meron daw siyang kakayanan in-knockout si Pacquiao, pero para sa kanya, ang manalo ang importante, maging focus at manalo sa laban. Mahirap daw magmadali at piliting in-knockout, naranasan na raw niya ito nung nasa amateur pa lang siya. Pero nagmumukha daw siyang sloppy at namamali sa ginagawa, na parang pinipilit lang todo. Para sa susundin niya, para sa kanya, susundin niya yung pace niya. Kung dumating ang knockout, go for it. If not, go for the victory. Dahil sa hindi nakalaro si Pacquiao mula nung nanalo siya kay Kit Thurman, binawi sa kanya yung kanyang WBA welterweight super title. Ayun, kung hindi kayo aware dun sa mga titling ng belt, sa WBA may kakaibang nangyari. Nabanggit ko na ito sa mga previous na video ko. May tinatawag silang super, interim, world, at saka yung regular. Yung hawak ni Manny sa WBA, super yun. I-compare natin yung meaning ng super. Kasi nakita ko dati sa 140 pounds, naging undisputed itong si Josh, yung tigakon. Yung British na kwan ngayon na undisputed. Nasa kanya yung mga belt, maliban lang dun sa hawak na napanalo na kababagong panalo lang ni Davis, the Tank, dito kay Barrios. Ang hawak, ang nakuha ni Barrios is yung WBA Super. So, naging undisputed si Josh, pero wala sa kanya yung WBA regular. So, ibig sabihin, napakababa ng meaning ng regular na tinatawag nila sa WBA. Ang pinakamalakas ang power sa WBA is yung super. So, itong hawak ni Manny na nakuha niya kay Thurman is super, WBA super title. So, hindi na naibalik kay Pacquiao dahil nga hindi siya nakalaban magmula nung tinalo niya si Thurman. Kahit na nakailang konsya, nakailang petition sa sanctioning body, hindi talaga na-reinstate sa kanya. So, ang mangyayari, challenger siya dito kay Spence. Kung ilan man yung title ni Spence, yun ang i-challenge niya. So, wala siyang belt. Sayang, kasi may potential sana maging undisputed rin si Manny for the first time. Kasi, kung nasa kanya yung WBA Super na yun, hindi nakuha sa kanya, tapos makukuha niya yung title, in case makukuha niya yung title dito kay Juan, kay Spence, ang natitira na lang yata ang title is yung nandun kay Crawford. So, ibig sabihin, kasi tingin ko, kung mananalo si Pacquiao dito kay Juan, kay Spence, sigurado lalakas ang ugong niyan na Crawford. Parang gusto nang patayin si Manny kasi nalakas niya mga yan. Mga number 1, number 2 sa welterweight yan. Mga nasa prime talaga yan. Matalo lang ni Manny si Spence. Grabe ng improvement sa legacy niyan. Wala na makakapigil kay Manny para tawagin mong the goat. Sino pang kukontra dyan? Diba? Yun nga. Dahil nakita ni Pacquiao na talagang nakita ni Mayweather na mukhang pwede nga manalo itong si Pacquiao. Sumasaw-saw na naman ngayon at sinasabi na bibigyan na ng tip. Bibigyan na ng tip itong si Spence kung papantalo ni si Pacquiao. Iba naman ang laro ni Mayweather kay Spence eh. Si Mayweather ang laro nun. Jab takbo. Counter. Yun lang ang laro nun. Ito naman si Spence.
napakalayo na. Tsaka mabilis. Mabilis si Mayweather. So, paano mo tuturuan? Kaya ngayon sinabi niya, nitong si Juan, si Pacquiao, hindi mo matuturuan si Spence kasi mas magaling ka pa doon. Ayan ang sinabi niya eksakto. Errol doesn't need to get advice from Mayweather because I believe that Errol is better than Mayweather. He will teach Mayweather how to fight to-to-to. Yun nga. Kaya sumasaw-saw yan dahil nakita ko 6 years ng retired ko si Mayweather. Diba? Yun yung lumaro. Pero, pag sinabing magkakaroon ng rematch na kunyari ayaw niya, gusto niya yan. Napakalaking pera kasi yan. Hindi ako naniniwala ng legacy 50-0. Hindi totoo yun. Pera yan. So, kaya nakikisaw-saw siya dito. Kung manalo man si Pacquiao, malamang papapil yan si Mayweather. E tingin ko, kasi ang tagal na gustong bumawi ni Pacquiao eh. Pero tingin ko, Crawford din kay Babaro, makikigulo rin yan. Kaya pag nanalo si Pacquiao dito, naku, Mayweather or Crawford yan. Hindi ko alam kung anong pipili ni Pacquiao. Kasi pag Mayweather, napakalaking pera. Pag itong, kuha naman, super legacy ka naman dito kay Crawford. Ayun, at na-check ko nga yung latest ads. Kasi check ko lang. Mukhang nagbago. Dati kasi nakikita ko dito, nasa minus 370 yata yung nakikita ko. Tapos plus 250, 270, ganyan. So lahat ng tao, lahat ng mga tinatanong sa interview, kung ano ba yung chance ni Pacquiao, lagi nila sinasabi na Spence, bata, malakas, mabilis. Pero ngayon, makikita mo yung ads ngayon, minus 225 plus 170. Ano ibig sabihin? Bumaba na naman. Yung nakaraan, nasa minus 350 to 370 plus 240. Spence laging llamado. Kahit ngayon llamado pa rin naman. Pero bumababa yung pagkalyamado. Makikita mo, minus 225 plus 170. Ano ibig sabihin? Yung kay Spence dati, minus 370, 100, 370, tamang 100. Kay Pacquiao naman, kung pupusta, 100, tamang 240. Ngayon nagbago, lumiit. Ngayon, pag si Spence ang pinili mo, minus 225. Ang ibig sabihin, minus 225 niya lang yung taya mo, tamang 100. Dati 370. Kay Pacquiao naman, 100, tamang 170, lumiit na. Kaya nga, kung talagang pupusta kayo at talagang bilib na bilib kayo, isang direction lang talaga kayo, kunyari, kay Pacquiao. Kay Pacquiao, dati, 240, 100, tamang 240. Kung nakataya kayo nung time na yun, mas malaki yung kita nyo. Kung kay Spence naman, minus 370. So, ang mangyayari, kung kay Spence ka, ngayon ka pumusta. Kasi, minus 225 lang eh. Tamang 100. Kung kay Pacquiao ka naman, dapat noon ka nakapusta para mas malaki ang kita. Yun ang ibig sabihin noon. Ano ibig sabihin? Bakit nagkaganito? Ang ibig sabihin, kaya dumidikit masyado yung laban, mas lumalaki yung tingin nila na mas malaki yung chance na mananalo na si Pacquiao. Dati, mas maliit, di ba? Kasi ang laki ng odds eh. Ang laki ng favor dito kay Juan, kay Spence. Ngayon, lumiit. So, ibig sabihin, nakikita nila nandun pa rin yung bilis ni Pacquiao. Nakikita nila na kayang talunin ni Pacquiao. Mas tumataas yung kumpiyansa nila ngayon. Kaya, yung pagdikit ng odds is lumiliit. Yun ang ibig sabihin. Yun yung nakita nila na lalo na nagti-training na si Pacquiao ngayon. Nakikita nila na napakaseryoso ni Pacquiao sa training ngayon sa US. Ayun nga, bumaba na bumaba. I-check natin yung sparring session na ginanap ni Pacquiao mga 2 to 3 weeks ago. Tingnan natin kung andun pa rin nga yung speed. Ayan, ito yung mid session ni Pacquiao sa kuwan pa to. Kung hindi ako nagkamali sa Pinas pa to. Mga kwanto, siguro mga 3 weeks ago pa. Siyempre, ang pinapractice nila dito is yung andun pa ba yung speed. Binabalik nila yung reflexes ni Pacquiao. Nawala na gana si Pacquiao. Parang hindi sila match ni Buboy sa mix. Mas kabisado kasi yung kamix ni Juan talaga eh. Ni Pacquiao si Juan. Si Freddy Roach. Pero dito kasi, ang makikita mo lang dito sa practice session na to is yung kamay at saka paa. Yung power, hindi masyadong pinapakita din yung power. Pwede mo ipakita din yung power, pero pagka ganitong stage pa lang, hindi pa muna.
magbi-build up ng magbi-build up pa lang yung power niyan. Tapos pupunta sa bag, heavy bag. Sa heavy bag kasi, pure power na talaga ibibigay mo. Pero pag puro power kasi yung ibabanat mo kaagad, maubos ka agad yung energy mo. So dito, more on reflexes yung sinasanay. Binabalik. At napansin ko, andun pa rin. Andun pa rin yung speed. Ang tanong na lang is, hindi pa kasi natin nasusukat yung lakas ni Spence. Pero based nga sa nakita ko, pinakamagandang reference is yung one. I-check natin nung naglaban si Spence at saka itong si Porter. May pagkahawig kasi yung katawan ni Porter kay Pacquiao eh. Tsaka yung height. So makita niyo naman doon sa laban ng Porter at saka Spence. Marami rin tinanggap na suntok si Porter doon eh. Pero yung pagkatumba naman doon may pagkakuan eh. Plus knockdown ang tawag doon. Natumba kasi. Nasingitan siya ng kaliwa ni Kwan, ni Spence. Parang may iksing hook yata yung tumama na yun. May nakita akong isang training ni Pacquiao na nagja-jogging. Maganda pa rin yung takbo. So, ang hinahanap ko lang naman kay Pacquiao kasi, yung speed, yung stamina, tingin ko medyo nabawasan na rin eh. Kasi, dun sa laban kay Kwan, kay Turman, sa laban kay Turman, napansin ko kay Pacquiao, medyo nabawasan na yung speed. At saka yung stamina, syempre, tumatanda na yun. Yung stamina, kasi kung dati-dati, lalo na doon sa panahon ni Margarito, nagtala siya doon ng Kwan eh. Nasa 100 punches, parang 100 punch per round ang nag-average siya. Doon sa kay Kwan, kay Turman, bawas na yun. Tapos, yung buka ng bibig ni Pacquiao, nahalata mong napapagod na. Nagpapakita na doon sa part kay Turman. Pero hindi mo pa rin, kung hindi ka hindi mo i-detail yung laban nila, hindi mo mapapansin. Pero kung titignan mo yung mga attributes na yun, nakikita mo na yung speed, mararamdaman mo na nabawasan na. Dito kasi, kwan pa to eh. 3 weeks ago, dito, siyempre, bumabalik pa lang galing sa kwan, sa pahinga. Nagpahinga siya ng nasa 2 years, di ba? So, hindi mo makikita dito yung dating sigla kaagad-agad. Nagbi-build up pa lang yan. Saka dito sa mid session ni Buboy at saka ni Pacquiao. Hindi naman purely mids ito. Medyo may pinapractice sila kung ano yung gagawin. Pero, siyempre, pagdating ni Manny kay Freddy Roach, tignan mo, ang unti pa ng activity, pero maayaw. Kay Freddy Roach, hindi pwede niyang gawin yun. Pag kay Freddy Roach, lagi niya sasabihin, isa pa, isang round pa. Pero dito kay Buboy, wala eh. Hindi niya kita tatakutan si Buboy. Ayaw niya mag... Hindi niya nilalabas ng todo kay Buboy. Kay Freddy Roach, pinagyayabangan niya kasi si Freddy Roach. Laging isang round pa. Sa sparring naman, 2 rounds pa, mga ganyan. Dito, nakita ko na nag-meet si Pacquiao. Siguro last week, na mabilis pa rin naman. Pero dito, hindi natin may pakita eh. Tsaka hindi ako makagamit ang ibang video kasi. Binablock. So, ayun. Ito yung status ng mid session kay Buboy. Alam ko nasa US na sila ngayon. Ayun nga. Nag-sparring na rin sila. Panoorin natin yung sparring ni Pacquiao naman. Ito yung mga kwan, ito yung mga sinabi ng mga ka-sparring ni Pacquiao. May dalawa siyang ka-sparring dito katatapos lang isa. Sinasabi ng mga ka-sparring nila na decision daw. Sabi nito, baka manakaw pa nga si Spence. Tapos sinasabi nila na swerte sila dahil naka-sparring nilang legend. At talagang sharp pa rin. Sharp pa rin si Pacquiao at the age of 42. So ayun, kung titingnan niyo mga katawan nito, yung build nitong mga ka-sparring niya. Kwanto, mga middleweight to super middleweight ito, yung mga i-sparring niya. Tapos yun nga, para si Caliwete siyempre, si Caliwete si Spence. Dapat simulated yung gagawin mong kwan. Simulated yung gagawin mong ka-sparring para talagang ramdam na ramdam mo. Ayun, mapansin natin na andun pa rin yung bilis talaga ni Pacquiao. Yung stamina,
Yung bilis, nabawasan ng konti yung bilis. Siyempre, hindi katulad ng peak niya. Pero mabilis pa rin kumpara kay Spence, doble pa rin sigurado ang bilis niyan. So nakikita ko pa rin na mangyayari yung in and out sa loob. Tapos yung stamina, tingin ko enough yan for 12 rounds. Pero wag na natin i-compare dun sa luma. Kasi iba na yun eh, ibang panahon na yun eh. 42 na siya ngayon. Pero ang maganda rito, ang advantage nga kay Pacquiao is yung nakapagpahinga siya ng 2 years, nakarecover yung katawan niya. So, eto, dahil nasa US na sila, at marami na nakikisaw-saw sa US, nandun na yung training, focus na yan, dahil halos 5 weeks na lang yung natitira. Ang napansin ko lang talaga is yung ads, talagang bumaba talaga. So, nagpapakita yun ng bumabaliktad na kay Pacquiao. Pero tingin ko, hindi pa rin magiging llamado si Pacquiao, kasi kahit bumaba yun, llamado pa rin si Spence. Pero lumiliit. So, ang mangyayari niyan, halos magpi-50-50 na yan. O 60-40, 55-45, ganyan. Tingin ko, hindi magiging llamado yan. Kasi kung mapansin nyo naman yung lahat ng laban halos ni Pacquiao sa US, kung mapapansin nyo, lahat yan, dehado. Magmula pa kay Libuaba, Barrera, kay De La Hoya, Margarito, lahat yung mga yan, laging dehado si Pacquiao. So, wag na nating asahan na magiging llamado siya dito sa laban na to, lalo na prime, walang talo, malaki. Kaya, yun. Sana'y nagustuhan nyo, marami pang video sa Nats Cafe Channel. Kung meron kayong request na basketball topics, boxing match, o MMA man, ipaki-comment na lang sa comment section at gawa natin ng paraan. Bye! Salamat!